to my YouTube channel. So for today's video, magbibigyan po ako ng life update since napakarami na po yung nag-comments sa previous video ko about ovarian dermoid cyst during pregnancy. Actually po, in-upload ko yung video para hindi na po ako mahirapan mag-explain doon sa mga kakilala ko, sa mga friends ko, families, relatives na concern about sa nangyari nga sa akin kasi nga nag-post ako na nasa hospital ako. Then, alam nila na buntis ako during that time. Pero, yun nga, na-shock sila bakit naka-dextrose ako, bakit na-hospital ako. So, para isang explanation, gumawa ako ng video don't when explain lahat para isang explanation na nga lang. Yun nga lang, hindi ko in-expect na marami yung views ng video natin. And nakakagalak na yung video ko pala na yun ay naging parang naging inspirational channel, inspirational video. Ano ba? Ay easy siya. My purpose is to inform. So, ay easy on ovarian dermoid cyst during pregnancy. Hindi ko in-expect na marami pala makaka-relate sa ang situation ko noon. As in, sobrang daming mommies din out there na nagka-experience na or ano pa lang sila. Nasa stage pa lang sila na nag-research din sila about sa situation na ganun. Then, napag ano yun nga, nadaanan nila tong channel ko and yung video ko. And na yun, nakarelate sila sa kwento ko, sa napifeel ko yung anxiety, yung kaba, ano bang mangyayari. Kasi nga, first time mommies. So, first babies namin. Ganun. So, nakakagalak lang na maraming nagpapa-thank you sa akin sa video na yun. Kasi nga, nag-share ako sa kanila ano yung mga nag-feel ko, ano yung mga na-learn ko din with that experience. So, for today's video, magbibigay pa ako ng update, live update, ano na po nangyari after nung na-diagnose ako with after nang maoperahan ako nang after nung makuha yung dermoid cyst. Okay, so yung video ko po is uploaded ano ba, last August 2021. So inoperahan po ako, na-diagnose ako nung March 2021, inoperahan ako 4 months, July 2021. Yung due ko po, yung expected date of labor ko is either December 6 or November 27. So, yun yung binabantayan ko. So, 6-27, yun po yung tinatayaan ko sa ano, sa STL. So, after po nung videos ko, no, nung August, normal pa naman po lahat. Wala naman po kami na nafe-feel na masakit sa katawan. Unless na lang yung ano, yung sipa ni baby. Yun, so okay, so December 6 or November 27 yung expected ko. So nag-labor po ako noong December 4 at 4 AM. Doon po ako nilabasan ng brownish na blood. Tapos after po nun, doon na po ako naka-feel ng pain na parang nadidisme. Pero hindi pa masyado masakit. So, sabi ko hindi pa ito yung contractions. Then,
lakad-lakad pa kami ng hubby ko. Nabili na kami ng mga diaper. Nagpunta pa kami ng butika. Namili ng mga gamit in case na ma-hospital na kami. So, yun nga. Then, later on, around 4 p.m, sabi ko sa hubby ko na ang bilis na ng time ng pain. So, baka ito na nga yung contraction. So, sabi na tawagan mo na yung OB mo. So, tinawagan ko na yung OB ko. Sabi niya, okay, nang pumunta ka na sa ospital, magpa-check ka na kung ilang cm na yung opening. So, chinek, nagpa-IE na nga. Ay, pumunta nga kami ng ospital. Then, sabi niya, if mag 3 cm and above, magpa-admit na daw ako. Pag below, uuwi ulit ako. So, yun nga, pumunta kami agad sa hospital since malapit nga lang din naman yun sa sinistayan namin. And, 3 cm na nga yung, yung opening. So, yun, admit. Then, doon sa labor room, ako lang naman mag-isa doon, hindi naman po pwede yung husband or yung bantay. So, meron din akong kasama ibang nagli-labor. Pero, hindi pa sila nagwa-contract. Or, yung, siguro yung contractions nila, malayo yung gap. So, a 4 p.m. And then, so early, no, chine-check yung yung size ng opening if lumalaki nga. 4 p.m. Hindi ko siya masyadong ma-memorize. Pero, 9 p.m. lumaki na siya into 5 cm. Hanggang 9 p.m. 7 cm na pala siya. Pero dapat daw hintayin na mag 9 cm. So, around 12 midnight, grabe na yung contractions ko. Since, sabi nga nung doktor ko, nung OB ko, na mag-normal labor kami. Kasi gaya ko daw, normal naman daw lahat. So, mag-normal labor kami. Yung around 12 na, grabe na yung contractions. 1 minute lang yung interval. 1 minute rest, then 1 minute din yung sakit ng contractions. So, yun na rin yung time na na-feel ko na or nasabi ko na parang ayaw ko na manganak ulit. And then yun na, no, 1 minute interval, grabe na yung pain, hindi na talaga ako nakatulog. Sabi nila basta wag ka lang wag ka lang umire. Ayun. Hintayin mo lang na mag 9 cm tayo, doon ka na mag-push. Yun, so grabe na yung pain, ang sakit-sakit na noon. Inumagahan na ako at 6 a.m. at 4 a.m. tinawagan na yung doktor ko yung OB ko kasi nga 8 cm na ako. And then ayun, maya pag-check nila, ganun pa rin, 8 cm na ako, pero hindi bumababa yung ulo ni baby. Na hanggang sa pinuntahan na ako ng OB ko, no, 6 a.m. Sabi niya, pag 8 a.m. na hindi pa rin bumababa yung baby mo, mag-CS na tayo. Okay lang sa'yo? Sabi ko, gawin mo na lahat, doc, basta maging safe lang kami ni baby. Grabe na yung pain na na-feel ko. Gusto ko na lang ma-stop yung pain and gusto ko na lang talaga mas malabas, mailabas ko si baby ng buhay and safe. Yun. So, 8 a.m. hindi pa rin talaga bumababa ang yung ulo ni baby sa kahit na 8 cm na ako. Hindi na siya tumaas sa 9 cm. Oh my God.
So yun na gusto ko na doon, inject nyo na yung anesthesia kasi ang sakit-sakit na. And then, yun na nga. So 8 AM, nag-decide na sila. CS na talaga kasi hindi nga bumababa yung ulo ni baby. So yun nga, during operation, inoperahan ako kung saan yung cut during my dermoidsis operation, doon din yung cut na ginawa for my CS. So, doon nila kita, sabi ni Doc, syempre gising ka naman habang inooperahan ka. Yes, kaya pala hindi bumababa yung baby mo kasi nakatingala daw siya, naka-look up si baby. Kaya hindi bumababa yung ulo niya. So, nag-emergency CS ako. So, yun. Imagine. 2 times ako inoperahan in 1 year. Gabi din yung experience na dinaanan namin ni baby. And luckily, God is so good all the time. So, yun nga, no? Kahit na gabi na yung bills sa hospital kasi hindi ka naman makapasok sa public hospital ngayon kung walang referral doon galing sa LGU nyo. And during this time na nga sa COVID, so nakakatakot din na mag-admit ka and then dyan ka magpalagay sa ward. So much better na kukuha ka talaga ng private room. So ayun nga, so normal naman si baby. Ito siya. Old na siya. So, share ko lang din yung experience after ma-CS ulit. Ang parang mas mabuti pa ngayon. Hindi ko lang sure ha, kasi nga ika-second cut ko na to, ika-second tahi na to. So, siguro, mas maliit lang yung tahi nung inoperahan ako. Ngayon, nung nanganak ako, parang antagal na niya ma-heal. Unlike nung buntis pa ako, ay baby. So, shout out lang, no, doon sa mga nag-comment or sa mga naka-appreciate nung video ko. Thank you very much. And, sana, maging maayos din, maging smooth ang operations nyo, maging safe both si mommy and si baby sa operation na gagawin po. So, tiwala lang po kayo sa OB nyo and don't forget to pray all the time. Kasi nga, napaka-powerful po ng prayer. So, yung bayarin, yung bills natin sa hospital, okay lang yan. Mababawi din yan pag mabas na si baby. So, thank you so much mga moms. Ka talaga, na-appreciate ko talaga yung mga messages nyo. Aside sa mga comments nyo dito sa YouTube channel ko, may mga nag-message po talaga sa Facebook account ko. Nag-chat-chat, nag-ask ng mga anong dapat gawin, anong feel mo, ganito, ganyan. So, thank you very much. And, yun nga po. Nakakagalak lang, no, na ako pa yung nagbigay ng hope sa mga mommies out there na nag-experience din ng dermoidsis. Okay, so, hopefully, in this video, nabigyan ko rin po kayo ng idea kung ano po yung ngayon nga, update sa akin. So, pwede po talaga kayong mag-normal delivery. Yung case ko naman po kasi iba, kasi nga si baby nakatingala, pero kaya po talaga sana na normal yung delivery. So, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. Hope you will like,
and subscribe to my YouTube channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe. So thank you very much. See you next time.